Ish learning mga kuys! Ayun o! Ayun o! Hey guys, welcome sa ating si Kuya P channel. This afternoon guys, dahil pahinga ko ngayon, ayan, dahil off tayo ngayon, naisipan ko na mag-prepare ng isang paborito ng mga Pilipino at ng mga batang katulad ko. ng mga tao na mahilig sa mga sweets. Ayan. So magluluto tayo ngayon ng Biko. Special Biko, yan. With a twist of peanut butter. Paano nga ba kung ito magluto neto, guys? So gusto ko i-share sa inyo yung tinuro sa akin ng aking mga mata. Ayan. Dahil guys, nung bata pa ako, lagi na akong nakakakita na nagluluto neto. Ang lola ko, ang sa bahay, yan. Nanay ko parang bihirang-bihira. Sa mga ibang bahay, yan. Nanonood ako, guys. So kinuha ko kung paano sila nagluluto. Ina-apply ko lang din, sobrang dali lang pala. So magluto tayo ngayon ng Biko with a twist of peanut butter. Excited ka na? Tara, samahan niyo ako. Let's go! Mekuys! Nandito na! Ang lalaking sa pagkain walang gana, pero ang katawan mala garbo-garsosa. Eh wow! Si Kuya P! Coconut milk. Ayan. Siyempre, ang ating Ovaltine. No, no. Hindi na Ovaltine, guys. Ang ating sugar. Sigasan lang natin guys. So yan, mas maganda kung mga dalawang sugas para mas maganda yung kalabasan ng lulutuin natin na Biko o sinat mani guys with a twist of peanut butter. So mga dalawang sugas guys para masaya. Okay, so dalawa guys, preferably nga pala mas maganda kung lutuin natin siya sa rice cooker para hindi masunog yung ating sinaing na malagkit. Okay? So, lagyan lang natin ng tubig dito tayo sa kabila para may filter tayo rin sa tubig mo. So, sayin lang din natin. So, sino pa yung mga gumagawa nito? Yung pag nagsasaing ay sinusukat ng daliri. Ayan. Shout out sa inyo. Hanggang ngayon, ginagawa pa yung natuya nyo. Hindi naman mahilaw mo. Or ma-overcook yung ating malagkit. Ayan. So, sakto na yan. Okay, so isain na natin to. Eto guys, so magpe-prepare na tayo ngayon ng latik. So eto yung tubig natin. So mga 1 cup siguro. Ayan, or dagdagan pa natin mga 1.5 para sa pag-prepare natin ng ating latik. So mamaya natin lutuin talaga yung pinakang gata para sa ating Biko. Ayan, mga ganyan lang guys. Okay, dagdag tayo ng konti. Ayan, kumukulo na mga kuis. So kapag kumukulo na yung tubig, maglagay lang tayo ng coconut powder. Kapag nasa Pilipinas naman tayo at meron tayong niyog, yung natural na coconut, mas maganda yun guys. Ang kailangan talaga natin dito para sa ating latik is yung unang gata, yung talaga yung pinakang magandang gawing latik guys. So ayan, lagyan lang natin ng coconut powder, yung sakto lang sa desire mo na latik. Ayan. So mamaya may pangalawa pa tayong luto ng gata. Then guys, ayan, kailangan lang ng continuous na paghahalo guys. Kasi medyo kailangan dito ng pasensya sa pagluluto ng Biko. Lalo't kung gagawa ka ng latik, kailangan talaga dito ng halo ng halo, ganyan. Tapos, para makuha mo yung perfect na magmamantika na siya, tapos hanggang sa lumabas yung latik na gusto mo. So, after natin gawin po guys, pag kulong-kulo na to, at okay na siya mamaya, makikita nyo kapag naglangis na siya, maiiwan yung latik na gusto natin mangyari. So, mamaya tatanggalin natin yung latik na yun para mailagay natin sa ibabaw ng Biko natin mamaya. So, ganyan lang guys. Continuous stirring lang. Continuous yan. So, kailangan ng pasensya mo. Kanta-kanta ka muna.
Ayan, hanggang sa makailang kanta ka na. Mamaya matutunan yan, guys. Okay? Kailangan nga pala, guys, hindi ganun kalakas yung apoy. So, moderate lang. Para hindi masunog yung ating ginagawa na latik. So, hindi mo makikita na bigla-bigla siya mangingitim. So, dapat mahinala yung apoy natin. Pasensya, pasensya. Okay? Kailangan ng pasensya. Alright? Tis-tis lang, guys. Ayun, guys. So, habang nag-aantay tayo ng paghahalo ng ating nilulutong biko, ayan, medyo papogi ka muna ng konti. Tapos, ayan, halo lang ulit. Halo lang ng halo, guys. Ayan. Halo lang ng halo. Kailangan ng pasensya mo dito. So, kanta-kanta ka muna. Ayan. Bawal mainip, guys. Sabi nga, pag may tiyaga, may nilaga. Okay? So, antay ka lang. Makakalikha rin tayo ng latik. Relax lang. Okay? So, kanta muna tayo. Kanta ba yun? And guys, tiyaga lang tayo ha. Para makuha natin yung ano, yung perfect, yung consistency niya. Alright. Yun no. So medyo hindi ganun kalakasan yung apoy. Para hindi naman mabigla. Ano guys? So antayin lang natin. Pag nagmantika na yan, ayun, malapit na. Ayun guys, so kapag continuous lang yan, pagkulo ng pagkulo niyan, ganyan yung kalalabasan niya. Lalapot siya ng lalapot hanggang sa magmamantika yan guys, hanggat mawawala na yung pinakang kulay puti niya, yung color white niya. So mamaya magiging langis na lang siya. Tapos mabubuo-buo dyan yung mga gata or yung niyog. So yun yung magiging latik natin mamaya, papakita ko sa inyo. Ayan guys, so nakakita niya yan, halos natutuyo na siya guys, tapos maaamoy mo na yung pinakang ano niya, yung naaamoy mo na yung niyog, yung bango ng niyog, kasi nga nagmamantika na siya, ayan guys oh. So halos matutuyo na siya, konting-konti na lang, latik na yan, excited na ako, let's go! Ayan guys, so medyo talagang nahinigit na siya, kailangan na natin siyang i-harvest. Harvest, ayan, nangangamoy na talaga siya, so kailangan natin tik-tikin na yung mga latik, ayan, kasi mamaya baka masunog, yung sakto lang guys, ayan, medyo yung gilid-gilid lang muna, dahil yung gitna, ayan, papunta na rin yan sa latik guys, pero latik na talaga siya eh. Kasi baka masyadong matutong, kaya kailangan na natin kunin yung iba dito sa may gilid guys. Okay? Eto na! Ayan guys! May latik na tayo. So palamigin lang natin to. Lutuin na natin yung pangalawang gata. Yung gata natin para mailagay na natin yung ating malagkit na bigas. Let's go! Eto guys, yung pinaghirapan natin ng 10 taon. Grabe siya! Ayan ang latik guys. O, diyan ka muna. So luto ulit tayo. Guys, kanina, ganun ulit. So yung pinaglutuan mo ng latik, gamitin mo ulit yan para yung amoy niya nandyan pa din para mas malasa yung ating latik sa ating sinukmani or biko. Okay? So, tansyahin mo lang din ulit, mga 1.5. Ayan, mga 1.5. Okay? So, pakulo lang ulit tayo. Pag gumulo, lagyan natin ng sugar. Okay? Ayan guys, so kung luto na yung gata, ayan, papapansin nyo naman siya, kung kulong-kulo na siya, siguro mga 10 to 15 minutes, pwede mo na ilagay yung sugar. Ayan, buhos mo lang yung asukal, okay, mga 1/4 sugar or depende sa tamis na gusto mo, check natin to, ayan, mukhang, sige dahil gusto ko matamis, lahat na natin to guys. Ayan,
So, lutuin lang natin to together with the sugar and the coconut milk. Halo lang ulit ng halo. Again, pasensya ulit. Kailangan guys, maging malapot na malapot to bago natin ilagay yung ating malagkit na bigas. Kita niyo yan guys, so, malapot na din siya. So, sticky na yan, okay? So, luto na yan. Bago natin ilagay yung ating malagkit na bigas, ilagay muna natin yung ating peanut butter. Alright, ito na siya. Ilagay na natin yan. Ayaw niya magpalagay guys. Tutsarain kasi kuya to. Wait nga guys. Ayan guys, kita nyo. Ayan yung peanut. So, ilagay na natin yung peanut. Halo lang din ang halo. Isusunod na natin yung malagkit. Alright. Ayan guys. Perfect na yan. So, lagay na natin yung ating malagkit na bigas. Ano siya? So, sakto lang din yung pagkakaluto niya. Okay. Lagay na natin siya. So, one by one lang. Okay. Ayan guys. So, kailangan ma-absorb ng malagkit yung ating ginawa na sticky sauce. Ayan. Gata, yung ating sugar, yung ating peanut butter. Ayan. Ganyan lang guys. So, lahat natin yung malagkit dito para ma-absorb niya. Ayan mga puwis. So, haluin lang natin siya. Spread natin yan. Para maghalo siya. Alright. So, ganyan lang guys. At dito kailangan ng matinding haluan. Yan. Kailangan ma-absorb niya lahat. Para mas maging masarap siya at matamis guys. So, halo lang ng halo. Mamaya, kapag yan ay na-absorb na niya lahat yan, ready na yan. At tayo magkakainan na. Alright. So, halo lang ng halo. Hanggang sa totally absorb na niya at mix together na sila. Alright. So, abangan nyo yung ating final product. Excited na mga kuis. Mga kuis, mga 5 minutes, ready na ang ating Biko Special with a twist. So, ganyan lang siya. Mga 5 minutes siguro, para ka lang nagluluto ng sinaing, in-inin lang natin. Dahil, almost done na tayo. Alright guys, prepare ko na para sa ating serving. Let's go! And mga kuis, eto na siya! Prepared na ang ating Biko or Sinukmani Special with a twist of peanut butter. Let's go! Kainan na! Gutom na ako guys! Let's go!